Trending ngayon sa social media ang pangalan ni Issa Pressman dahil siya ang pinagbibintangang third party sa breakup ni na James Reid at Nadine Lustre. Hindi pa man makaget over ang mga Jaden fans at netizens sa balitang hiwalayan ng dalawa ay naglabasa naman ang mga video at litrato ni James at Issa na nakahalikan sa isang party. Ang matindi pa ay nangyari ito sa likod mismo ni Nadine. Komento ng mga netizens ay kumpirmadong third party ang dahilan kung bakit naghiwalay ang dalawa. Isang netizen ang nagpost ng litrato kung saan makikitang maibang ka-holding hands si James kahit nandun pa si Nadine. Ayon sa post, ang tinuturong nasa picture raw ay si Issa Pressman, ang younger sister ni Yassi Pressman na kaibigan ni na James at Nadine. Meron pang picture na nakahawak ang babae sa likod ni James. Ayon sa netizen, ang lakas ng loob ng babae na kayang gawin yon kahit nandun pa si Nadine na tunay na girlfriend ni James. Bumuhos ang mga batikos kay James dahil sa panuloko di umano nito kay Nadine at sa kaibigan pa nito. Matalik na magkaibigan si Nadine at ang kapatid ni Issa na si Yassi Pressman. Ang masakit pa nito ay alam daw ni Yassi ang nangyayari sa kapatid at ni James pero hinayaan lang daw nito. Maraming litrato ang lumabas na agad namang nag-trending sa social media, lalo na sa Twitter, nakuha sa party kung saan sinasabing naghalikan sina Issa at James. May mga netizens naman na nagsabing walang katotohanan ang kumakalat na balita at hindi naman daw malinaw ang kuha ng video. Pero ayon sa isang source na present sa party, ay totoo ang issue na nangyari sa gabing yon. Ayon sa kanya, and I quote, "He looks so drunk na agad o umaating drunk to think na 15 minutes ago, he looks behaved with Nadine. May tumawag sa kanya sa DJ's booth. Lumapit siya. Ilang minuto, he went back sa lugar nila Issa. Happens to be near us. As in tabi lang. Yurik said, where's Nadine? Leave her for Issa. Then they all laughed. Inakbayan siya ni Issa, then inakbayan din siya. Intentionally, they fell half-body bended. Around mga nakatayo, Zonli, Yurik, Nix, Rafi, and BF ni Yassi. They back hug position while one half body bended, Issa turned her face to James and they kissed. Noon ay video dapat, someone tapped the phone said, no video, it was Yassi. Then she called the attention of James and Issa tapping James' butt. They stopped, sinabi ni Yassi sa dalawa, someone is taking a video. Tapos sinabi ni Yassi kay Yurik, lumapit si Yurik asking for the video. Hurried went outside revel. After 10 to 15 minutes, went back inside. Medyo distance na, James was at DJ's booth. Malikot mata ni Kuya as if he's looking sa nag-video, then tinawag niya si Zonli. Lumabas din ang mga larawan ni Issa at James na magkasama di umano sa Rome dahil sa isang fan na pareho nilang nakasama sa litrato. Kaya naman binatikos at napuno ng bash sa SocMed si Issa Pressman dahil sa pang-aahas niya di umano sa boyfriend ng kaibigan. Pero wala pang pahayag ang kampo ni Issa tungkol dito. Una nang naging controversial ang pangalan ni Issa nang inamin nito sa publiko ang pagkakaroon nito ng same-sex relationship. Pero nagkahiwalay din ito. Pati ang kapatid ni Issa na si Yassi ay damay na din sa galit ng mga netizen dahil sa pagkonsinti niya di umano sa kapatid sa kabila ng pagiging mag-best friend nila ni Nadine. Ito naman ay naging komento ng isang netizen tungkol dito. Ang daming naging bashers ni Nadine dati dahil sa pagkikipag-live-in kay James. Mas dumami naging bashers when she tried to change herself from pagiging dalagang Pilipina, mas naging sexy yung image niya. Feeling ko, pinilit niyang bumagay sa mundo ni James, pero lahat lang ng pinagdaanan niya baliwala. She knew about Issa pero di niya pinahalata online. Tinago niya kahit masakit. And all those friends, especially Yassi, na tinolerate lang ang kapatid niya. Sa kainitan ng issue ay naging usap-usapan naman ang IG post ng ex-girlfriend ni James na si Erica Villonco dahil halata sa kanyang post na pinariringgan niya si Nadine. Matatanda ang si Nadine ang tinurong dahilan kung bakit sila naghiwalay ni James noon. Pero sinabihan siya ng mga netizen na huwag nang umeksena pa at huwag nang magpaka-bitter pa. Wala pa mang kumpirmasyon sa naturang cheating issue ay marami na ang nagpabot ng suporta para kay Nadine at sinabing di niya deserve ang katulad ni James at mga traidor na kaibigan. Kayo mga kabuzzers, anong reaksyon nyo sa isyong ito? Please leave your comments below and don't forget to subscribe. Thank you for watching!